natin kung anong mayroon diyan ho sa ilalim ng tunnel. Ha? Kaya pala naman grabe ang limpak-limpak na sa lapi mo, Kibuloy. Totoo ba meron silang mga Hamas like tunnels? May mga nagsabi ng gano'n na may parang tunnel, baka may tunnel sila na pang Hamas. Yung underground tunnels daw, meron ba talaga ito? Hindi, yun ako yung hinahanap ko. Kasi hindi namin talaga pwedeng i-ignore yung sense of life based on the... Maliwanag ko. Hindi pwedeng ignore yung nadidetect noon. May kangapoy mayroong buhay na gumagalaw sa ilalim ng tunnel. Yan ay walang iba kundi si Kibuloy. Ito ho, matindi ang matutuklasan dito kung bakit lumabas ng tunnel, ng loob ng tunnel, itong si Kibuloy. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto matindi mainit na interview dito ho kay General Torre. Nako ho, ay kilalang kilala nyo po ito si General Torre na siyang humuli dito ho kay Kibuloy. Ay magagalit na naman ho sila kapag sinasabing nahuli ni General Torre itong si Kibuloy. Ay yun naman po ang katotohanan eh. Mga kaibigan, inanyayaan ko po kayo panoorin itong isiniwalat ni General Torre na may tunnel doon sa ilalim ng compound ng KOJC na doon galing si Kibuloy. Napilitang lumabas ng tunnel si Kibuloy at nang sa ganon, hindi matuklasan ni General Torre at ng mga kapulisan ang mga ginagawa at kung anong mayroon pa na illegal di umano diyan ho sa ilalim ng tunnel sa compound ng KOJC. Aba, ang ibig sabihin pala para lang hindi talaga mapasok ng lubusan ang kaloob-looban ng tunnel at nang sa ganun kung may mga illegal man dyan hindi matutuklasan. Ano kayang illegal lang nandiyan di umano? Ha? May pagawaan ba diyan ng pinagbabawal na gamot? Ha? Mga kaibigan, yan pong lahat ay matutuklasan natin dito. Ha? Sa mga binitawan na actual interview dito kay General Torre na inaamin niya na nahuli niya si Kibuloy at nagkaroon lang po ng paglininaw dito dahil gipit na siya unang-una, gipit na siya, walang matakbuhan at syempre sinakripisyo niya itong para hindi lubos na makita kung anumang illegal na mayroon diyan sa loob ng tunnel, sa loob ng compound ng KOJC di umano according dito kay General Torre. Ba, matindi ho ito. Ito ho, mga kaibigan, nako po. Fire truck na, naglabas sila ng dalawang wing bar na isa ginawa nilang stage. At napakarami nilang barriers na inilabas at inilagay sa gitna ng... Sir Richard, shout out, Richard Poronda, ipahintulot ang paggamit ng inyong actual interview dito kay General Torre. Suportahan po natin yan, Richard Poronda. Ha? Maraming salamat po, sir. Muli po, shoutout. Kansada. Tapos, nagsisigaw po sila na nangkitirigas ang pulis. Kaya ang galandalan nila is mga fire. Ito yung si General Torre, ho. Actual interview. Dito'y matutuklasan natin kung bakit biglang lumitaw galing tunnel itong si Kibuloy. Nako. Sigwisher, pinubukan nila sa amin sabay sigaw na nagtitirigas ang pulis. Mga ganong machinations ba? It's very, very... training ata. Alam mo, may pinapanood ba sila na civil resistance? May training sila. May training sila. May militia na sila. May militia na sila. And they were doing the government forces on us. So, kasi before, partner naman sila ng government. But they used that... Sige, diretso po natin, ha? At dito ay kapanapanabig
Kung kahit inaanyayaan ko po kayo, patapusin ng video na ito dahil hindi nyo pa ho ito napapanood, ha? Government training against the police and the other government forces. So, they were trained by us. Totoo ba meron silang mga Hamas-like tunnels? May mga nagsabi ng gano'n na may parang tunnel, baka may tunnel sila na pang Hamas. Yung underground tunnels daw. Meron ba talaga ito? Yun ako yung hinahanap ko. Kasi hindi namin talaga pwedeng i-ignore yung sense of life based on the... Maliwanag ko. Hindi pwedeng i-ignore yung nadidetect noon. May ka nga po mayroong buhay na gumagalaw sa ilalim ng tunnel. Yan ay walang iba kundi si Kibuloy. Ito ho, matindi ang matutuklasan dito kung bakit lumabas ng tunnel, ng loob ng tunnel, itong si Kibuloy. Life and motion detector, LM yun eh, LM, life and motion detector. Hindi pwedeng iwan yun, hindi pwedeng i-ignore yun na there's movement 8 meters underground. Hindi pwede yun, kaya yun talaga ang pinagsimulan na research namin. Kasi nga, ang initial namin na iniisip, bunker. Kaya, nung mag-surrender si Kibuloy dun sa Bible School, I believe na, anyway, may oras para sa lahat at narating din tayo dyan. Ayaw niya nang makita namin kung ano meron sa Bible School sa loob. Kaya, decided to surrender lang. Kasi hindi na niya may assault namin. Pakiklaim namin, malalaman namin lang sa sikreto. So maliwanag ho mga kaibigan, according dito kay General Torre. Kaya kusang sumuroin kaya't napilitang lumabas ng tunnel at sumurrender itong si Kibuloy, ha? Maraming klase po ng surrender. Mayroong surrender ho na kusang sumurrender dahil ika nga po buhat siya yung kalooban, ay talagang gusto mo na magpakulong. Ha? Ito ay kakaiba. Kaya po ito ay sumurrender si Kibuloy. Ayon dito kay General Torre. Unang-una, napapaligiran na siya ng kapulisan. May ultimatum po siya na 24 hours. Kapag hindi sumurrender, ay may mangyayari at kaganapan na dapat maganap. Yan po ang totoo. At syempre, kapag nga naganap yun at pinasok itong kanyang pinaglulunggaan, ay matutuklasan kung anong mayroon diyan ho sa ilalim ng tunnel. Kaya pala naman grabe ang limpak-limpak na salapi mo, Kibuloy. Saan galing yung iba? Marami nga nagsasabi ay galing diyan saan, ha? Sinisingot ba yan? Eto po. Kaya actually sinabi ko rin sa mga tao ko na kung si Kibuloy lang lalabas, itutuloy pa rin namin na assault kasi hanapin namin yung apat niya pang cautious. Kaya ayun, biglang nang lumabas, surrender, kasama na ang cautious niya. Kaya nawalan kami ng rason, napasukin pa uli yung Bible School. So, yung potential motivation. Sabi nila. So, maliwanag po mga kaibigan, ha? According po dito kay General Torre, ha? Ay ginawang ika nga po ang taktika ni Kibuloy ay kasi kung mapapasok nga naman itong loob ng tunnel ay kung anumang madiscover diyan ay siyempre panibagong kaso na naman kung mayroon man di umano na illegal diyan according dito kay General Torre. Nako po, ultimate sacrifice daw ang ginawa niya parang ginawa niya para sa bayan. Hindi naman siya namatay. Aresto, surrender, ultimate sacrifice. What's the facts of the case? Kalabuhan yung sinasabi nila na sumurrender sa hindi sa police. Hindi totoo yun. The first contact with authority is my representative, si General Romeo Makapas. So maliwanag po mga kaibigan, may pinapatid sa inyo si General Torre. Mga tagasunod ni Kibuloy, mga vlogger ni Kibuloy, ha? Kalukuhan ng inyong ginagawa at sinasabi na ika nga po hindi nahuli na sumurrender kay Kibuloy, ha? Ay ito na, nahuli nga ni General Torre. Nako. Nakita niyo yung selfie. Di ba? So at the end of the day, di ba yung pinabish na unang-unang nababas sa selfie, pulis yung nandun na, pulis ang kumuha nun na. Intelligence service. So, that's the first contact niya. Yeah.
kung sabi yung sumurender sa iba, hindi ah. Ang unang contact niya talaga. Kaya ang nangyari lang, the role of the other government agencies involved in that is prisoner transport. He's a prisoner already sa Bayburo. Oh, sumaliwanag mga kaibigan, ha? Ito si mismo ng huli na ang nagsasalita, ha? Congratulations sa iyo, General Torre, talagang nahuli mo si Kibunoy na ngayon ay nakakulong na. School pa lang. Kaya dinala na lang siya from his place of apprehension to his ultimate place of detention, which is Kamkrame, doon sa may Kusa Jail Center. In-assist na lang kami ng other government forces. Unfortunately, siyempre, ang bugado niya, gagawin talaga ng spin yun na sabihin na he was not captured but he surrendered. Good luck with them sa kung paano na i-explain para... Oy, Attorney Torreon, ang sabi ni Colonel Torre ay ginagawa mong lahat pang kasinungalingan para makaligtas kayo dito sa anumang kaso na ipapatong sa inyo na ikaw nga po ay ikaw ay nagkakandong ng mga puganti, mga puganti dahil ilan to, lima eh, ha? Sabi nila, they were not obstructing, you know, the exercise of... Good luck to them sa explanation nila sa judge kung paano maging plausible yan. Tapos may isa pang uhuging epal na retired na intelligence officer daw. Pero totoo, kilala ko yun eh. Kwento talaga yun, epal yun, akala siguro Malaysia. Kwento na sa kanya umur, sa kanya nag-surrender si Kibuloy sa North Cotabato at pumasok na lang sa gawin. Oh, yung pala ba yung North Cotabato? Oh, yung ang mainit na usapin eh, na pinapakalat ho ng kampo ni Kibuloy na ito nga si Kibuloy ay sumurrender diyan sa isa North Cotabato at dinala diyan sa loob ng compound ng KOGC at pinasinungalingan yan at walang katotohanan ayon dito kay General Torre. Nako ho. Oo. Ayun, saan galing yung General? Anong tama yun? Anong charot yun? Anong martos? Yung restaurant ni Secretary Abalos na Puerto Cuchero, talagang sabi niya, Puerto Cuchero yan. Eh kasi nga, yung epal na yun, feeling niya, magaling siya, retired yun, intelligence officer ko no, eh wala rin naman ang napatunguhan ng karir niya. Kaya ngayon, naging asset na lang siya from intelligence officer to intelligence asset. He wants to make himself relevant kasi mukhang tatakbo na naman sa politika yung loko na yun. Kaya he made a story na talagang very damaging yun ha. It's very damaging to other agencies kung hindi explain. Kasi sinasabi. Talaga nga, nagmamagaling. Ano? Ganyan naman ang kampo nila eh. General Torre, nagmamagaling. Yeah. Sumurrender sa North Cotabato. Pagkatapos, dinalagyan niya papunta sa hangar ng KOGC to surrender through the own airport. For him to do that, first and foremost, he has to pass through a gate to either one of the gates. Kasi medyo mahaba ho yung interview dito kay General Torre. Gusto ko po sanang ibahagi ko po sa inyo dahil ito po ay kapanabik-nabik at kapupulutan po ng aral at marami pong mga ano dito matutuklasan po natin at ang importanteng mahalaga dito mga mahal kong taga-subaybay ay totoo talaga na nahuli niya si Kibuloy ba't may mga uwi ho na ika nga po'y may sinalang alang maliwanag ho diyan ang isa pang dahilan kung bakit lumabas ng lungga ito nga si Kibuloy dahil para hindi matuklasan kung ano ang mayroon doon ho sa loob ng tunnel mga mahal kong taga-subaybay anong mayroon diyan ha? Sabi nga ni General Torre ha? Ay darating ang panahon ha? Binitawa niya darating ang panahon matutuklasan niya ng ibig niya pong sabihin ako po kabang-abang po ito mga mahal kong taga-subaybay pasensya na po ako ay nabitin din kinulang po tayo sa oras ha? Yan po ang katotohanan na mismo si General Torre na po ang nagsabi si Kibuloy ay galing po sa loob ng compound ng QODC at nahuli niya at doon nahuli sa loob ng compound ng QODC lumabas ng tunnel lang po yan at nang siya ganun hindi na siya pasukin sa loob ng tunnel at nang siya ganun hindi na matuklasan kung ano man mayroong illegal di umano diyan ho sa loob ng tunnel sa loob ng compound
ng KOGC. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye.